So, good morning guys. Welcome back to my channel, Pinay sa Paris. So, nandito ako ngayon sa ano, sa New Year at uwi na. Ibig ko sabihin, dapat nilabas ko si Lola, yung aking alagang matanda sa ano, sa nursing home. Na dumating na kasi siya galing bakasyon. At normally nilalabas ko siya every day. Ay ngayon medyo mainit. Siguro ito na yung last na mainit ng August. At bali last weekend na ito yun na August. Ayun, nagbago na naman ang isip at inuha ko lang yung kanya mga maduduming damit, yung mga labahan niya. Kasi yun nga ang kinuha ko doon, nilalabahan ko. Tapos ayaw niya kasing i-mix yung mga damit niya sa ibang ano, mga residents doon sa nursing home. Kaya yun, uwi na lang ako sa aking ano, aking kwarto. At kasi doon na yung full time ko. At doon ko na lang siguro lalabahan yung damit ng matanda doon sa isa kong amo. At ayun. Itong New Year ay magandang lugar guys, pero kinakatakutan ito ng mga ibang Pilipina. Kasi sabi nila marami daw ditong nakukontrol. Pero hindi pa naman ako nakukontrol dito, never. Yung para sa mga ano ba, para doon sa mga walang papel, takot sila ditong maglakad. Pero wala naman, tagal-tagal ko nang pabalik-balik dito eh. Wala naman never pa ako matcheka ng ano, ng ID. Pero sabi nila, nag-iingat nga. Kukunti nga yung mga ano dito, mga Pilipinang naglalayas, naglalakwatsa. Kaya ayun. Tahimik nga ngayon dito. Wala masyadong sasakyan. So, pupunta muna ako doon at mag-take ako ng bus. Bus 82 ang sasakyan ko. May nakaparada dito sa tapat ng American Hospital. So, iwasan ko makuha ng video yung American Hospital. Kasi last time nakuhaan ko siya, medyo hindi tinanggap sa ano, YouTube. Ayaw nila. Ewan kong bakit. Nahagip ko kasi ayaw nila. Hindi inaccept. Hindi nilagyan ng monetize. Kaya, ayun. At magtitake nila ako ng bus doon, guys. Nung nahagip ko yung itong hospital, na-demonetize yung aking video. Na-monetize naman siya pa. Tapos, after 1 month yata yung na-demonetize. Kaya, hindi na ako ito na ako sa bus. Hindi, nag-iingat na ako mahagip siya. Wala pang tao. Tama-tama. Wala pang tao, guys. Kasi itong bus na to, bus 82. Dami ditong nakasakay ng mga Pilipino. Pero ngayon, weekdays kasi at saka Monday, wala pang tao. Kaya, yun, guys. So, doon na lang ako maglalang sa bahay ko. Ewan ko yung kapatid ko kung okay na. Kasi na-aksidente kami last week, guys. Nabangga yung sasakyan namin. At itong aking boyfriend ang nagdadrive. Kaya, palibasa, medyo maedad na. Una kasi nangyari, hinahabol, nakipag-anuhan siya, nakipag-gitgitan siya dun sa isang ano, sa isang driver. At gusto niya mag-overtake. Eh, tapos nagalit yung mama. Tapos naghabulan sila. Tapos sa nung paghahabulan nila, umiwas, tapos nawala naman na yung kaaway niya. Pero binato kami ng buti. Pagkatapos noon, sinabihan ko yung kapatid ko na ilagay niya seatbelt niya. Nasa likod kasi siya eh. Tapos ako naman kasi nakabelt ako. Pero hindi ko alam na mababangga kami sa bandang doon sa unahan. Pero hindi niya na yung kaaway. Nabangga kami. Tapos kaya kami nabangga kasi yung boyfriend ko nakatingin sa cellphone niya. Too late na nung makita ko na kayo po siya. Nakita kong babangga na kami. Nakasigaw naman ako. Pero hindi ko siya nasabihan na mababangga kami. Kasi ano na yun eh. Sadid din na yun eh. Nagbigla-bigla na yun. Tapos ayun, siguro sabi ko kung nakita kami nung kaaway niya, tuwan-tuwa yun. Binato kami ng buti ng tubig niya, tumama dito sa harap, sa tagiliran ng
ano ko sa side ko. Takot ko, kala ko matigas na bagay yung binato niya. Talagang sigaw ko rin eh. Tapos yung kapatid ko, natakot din siya. Kaya lang, hindi siya nakapaglagay ng seatbelt. Kasi sabi niya, naipit daw yung seatbelt. Nung paglingon ko, sabi ko, hindi ka pala naglagay ng seatbelt. Kaya nung bumangga kami, umano siya doon sa upuan. Tumama yung bibig niya sa upuan. Tapos, pagkatapos nung nilagnat na siya, kahapon galing daw siya sa doktor, eh ngayon magpapa-x-ray daw. Sumakit daw yung leeg niya. Ako naman okay lang. Yung boyfriend ko, naka-seatbelt din naman siya. Pero yung sasakyan talagang out na. Wala, hindi na pwede. Pero ano yung radiator eh, bumagsak. Nawala ng ano. Pero yung motor niya, okay pa naman. Pero talagang yung quad niya, nasira na. Kaya titingnan ko kung okay na yung kapatid ko. Kung nakapagpa-x-ray ba siya kaninang maga. Kaya doon ako magla-lunch kung ano. Hindi ko alam kung nandun siya sa bahay. Baka nagtrabaho. Pero maghapong-kahapong natulog eh. Kasi masama nga daw ang kanyang pakiramdam. Kaya yun, nakakapag-vlogs kasi walang tao ang bus. Ayan guys. So guys, bumaba ako dito. At nalimutan ko na yung aking boyfriend ay makikita pala kami dahil nga may problema itong aking cellphone. At patitingnan ko doon sa isang ano, doon sa isang aking ano ba yun? Aking kinuna ng cellphone. Yeah, ano na tawag? Sino ba yan? Kasi guys, nagba-vlogs ako, ang ginagamit ko ay cellphone lang. Kaya minsan maraming story. Teka guys, tumawag, scam na naman yun sigurado. Kasi sabi, ano, mayroon daw akong package, kaya lang ewan ko, hindi ko na in-entertain. Kasi alam ko, scam yun. At may problema daw, ganun-ganun eh. Puro scam yan, guys. So, yan, at yun nga, magpasusunduin ako ni Chihuahua. Sakit sa mata, guys. So, ayan guys, sinundo ako ni Dudong. Ito yung ginagamit ngayon naming kotse, wala na yung kanyang isang kotse. Paparepair pa raw, ewan ko sa kanya. Kasi hindi niya daw tumagamit sa Paris eh. Kasi mahirap nga ang parking lagi dito sa Paris. Kaya ang ginagamit niya, pag yung dito sa Paris, yung ano nga, yung kanyang isang kotseng karag-karag na yun. So guys, finally, hindi ko napuntahan yung kapatid ko at binago ng aking sherry ko ang aking schedule. Pagkagaling ko ng agency ng kuha ng telephone, dinala niya ako sa restaurant. Ngayon, idadrop niya naman ako sa trabaho. Tapos uwi na siya. At ipaparepair niya daw yung nasirang kotse. May nakita daw siyang mag- Is it goodness? Oh, Jacques, John can film me that. Sorry guys. Bad words yung sinabi niya. Nawala tuloy ako sa sinasabi ko. Kasi may tumawid may sinabi siyang bad words. Kaya ayun. Yun nga, at kala ko magpapalit na ako ng cellphone, pero mahal yung, gusto ko sana yung Samsung S10 Galaxy. Samsung Galaxy S10, yun ang gusto ko. Kaya lang napakamahal, 1,000 euros, kaya sabi namin, wait na lang. Kasi nagluloko ito, isa kong cellphone eh. Magto 2 years pa lang, nabagsak kasi eh. So, idadrop niya ako sa trabaho, at hindi ko nga napuntahan yung kapatid ko, at ayun guys. So, thank you for watching at please subscribe. Ayan ang aking honey ko. Mata ko sa bangga. Banggaan naman.